Hirap maging laborer. Guys, yan, andito tayo ngayon sa likod bahay namin. Ito, ako'y nagpapatambak ngayon dito sa likod. Ito, ang likod bahay namin. Ito, yan. Kita nyo ron, maraming nakatambak na hangin. Ito ngayon, ang inyong Kuya Clarkson, nandito sa Pilipinas, nagbabakasyon, pero hindi bakasyon ang ginagawa. Trabaho. Ganito pala magbakasyon dito ngayon. Pero okay lang. Enjoy naman. Enjoy. Hirap maging laborer. Ito ang pinakalikod ng bahay namin. May mga ilang panim na halaman, calamansi, lansones, tapos tayo, meron tayong dwarf ng hiyog. Ito, yeah. So, kita nyo, dahil bunga. Yan. Ilang puno yan, dwarf ng hiyog na yan, ilang puno yan. Abot ng bata. Abot na abot, pwedeng nakawin ng mga magnanakaw yan. Ito, pati kalamansi, marami itong bunga. Kaso hindi lang mapansin nyo dahil makapalang dahon. Meron ding ilang puno ng atis dito. Ayan, atis. Kita nyo. Ayan. Ito pa ang isang puno ng niyog kung hindi tinukuran. Babagsak na oh. Ito, meron tayong maging laborer dito ngayon. Kaya katukatulong ko pag may ginagawa kami rito sa bahay.
ito naman ang isang punong mangga na napakayabong. Pag namunga to, pwedeng abutin na lang. Hindi na akitin, oh. Baba lang yan. Baba lang siya. At ito naman mismo yung bigot. Yan. Pinatatambakan ko. Kasi minsan pagkwan, puro damo ito. Puro damo. Puro damo yan. Kaya kailangan patambakan. Alam nyo ba, nilalagyan namin ng... Di ba ang tiles panlagay sa ibabaw, hindi pang ilalim, ano? Pero kami, ang tiles nasa ilalim. Wala sa ibabaw. O, kita nyo, nagkakalat siya ng mga tiles. Pero yung tiles na yan, mga tira-tirahan lang namin dati. Pinagtabasa ng mga ginamit namin sa taas. Tapos bukod pa yan, mga tambak pangkwan. Yung binakbak namin doon sa apartment ko sa Kalapan. Ito, dito dinala namin para pandagdag pa ng bak din. Yan. At bukod pa dyan, meron pa tayo rito mga kapwa natin, mga katubo natin na nagpapala ng buhangin. Kasi nakabako dito ang bahay namin, kaya hindi naman pwedeng i-dump sa loob dahil baka mabasag ang bakod. Kaya ito, bumuha ko ng mga katulong natin, mga katutubo. Pero yung isa, hindi katutubo yun, hindi nakarib. Isa natin katutubo, mga kapatid natin man yan, siyang naging katulong paglilibad ng panambuhangin na gagamitin panambak. Siguro, nakikita nyo, yun. Naghahagis ng mga buhangin. Oh. Yan. Kaya ganito ang bakasyon namin. Wala pa kami nararating, kundi dito pa lang. Busy sa mga paggawa namin dito sa bahay namin. Dahil nang kailangan dahil para naman merong improvement ng konti ang kailangan ng bahay. Tapos to likod namin, bali to subdivision to, likod na to. Subdivision to, hindi pa lang sa underdevelop pa lang siya, pero may mga kalsada na siya. At ito ay subdivided na rin. Subdivided na rin itong subdivision ito. Kaso nga lang, medyo magugat pa dahil ilan pa lang ang may bahay dito sa loob. Pero unti-unti lang na madidevelop din ito. At mismo sa likod namin ang bakod sa dumano, kita nyo yung kalsada. Yan ang kalsada papunta sa loob ng subdivision. Kaso nga lang, subdivision medyo nakapaloob ng konti. Pero okay din, maganda naman ang pwesto. Hindi ganong binabaha. Saka hindi ganong... Ewan ko lang ang presyo, hindi ko alam kung ganong presyo na. Ito naman ang likod bahay namin. Hindi nyo pa siguro nakikita yung harap ng bahay namin, pero ito ang likod bahay namin. Yan o. Yan. Meron siyang CCTV sa taas. Kasi pinalagyan ko para lang may makita kami lagi sa pag nasa Italia na kami. At least nakikita namin kung anong mga tan dito sa bahay. Yan. Pinalagyan ko siya. Dahil kami, walang mapaglibang ang misan, kundi panoorin na lang yung mga nangyayari dito. Nakikita yung bahay namin. Saka ito, nagpalagay ako ng extension na pinakalikuan. Pag magandang panahon, dito kami naliligo sa baba kaysa sa taas dahil napakamahal ng kuryente. Dito, magbubumba ka lang. Okay na, may tubig ka na. Kaya nagawa kami ito, pinaka-extension na liguan. Kita nyo itong mga laborer ko. Abot ang tiles. Pero ang tiles sa ilalim. Ewan ko ba sa mga to kung anong ginagawa ng mga to. Ang tiles sa ilalim nakalagay, oh. Baliktad itong mga to. Ito, yan. Ito pa isa. Isa ko pang panito. Ito ang aking pinaka master dito. Yan. Si Michael, master ko yan dito. Siya pinaka kapos ng mga trabahador. Masisipag sila. Lalo na pag may painom, nako, grabe, sisipag nila. Tapos papulutan mo pa ng sisig, ay, lalo na. Kaso nga lang, minsan tinatanghali sa umaga dahil lasing naman sa gabi. Ay lang, masakit. Pinainom mo na sa umaga, lasing pa, ay yun, hindi makatrabaho ng umaga. Okay lang yun, pero biro lang yun ha, baka maniwala kayo, biro lang yun. O, kita nyo guys. Isang 16 cubic na buhangin yan. Pinadeliver ko kahapon.
Pero hanggang ngayon, oh, yan, kukunti na lang. Kukunti na lang siya dahil katapa pala para iliban doon sa baka. Dahil tulad nga ang sabi ko kanina, hindi pwedeng i-dump doon sa loob dahil baka mabasok ang bakod. Kaya ito, unti-unting ipinapasok sa loob tapos bago ka kukunti doon sa tatambakan. Matrabaho talaga pero kailangan gawin. Kasi ito, daan ito eh. Kaya kailangan alisin. Yan. At kanina, nagkuhan na rin ako dyan. Nagpapawis ako kanina dyan. Alas 6 pa lang ng umaga. Nagpapawis na ako dyan. Makikita nyo. Nagpapawis na ako kanina para lang pawisan din dahil lang napakahirap din. Napakahirap na hindi pawisan. Kaya nagpala din ako kanina. Yan. Kita nyo. Isipan nila. Pero maya-maya, konti na lang yan. Tapos din yan sa tao, pakonti-konti. Yan, patuloy silang gumagawa. Sarap gumawa ngayon dahil hindi mainit, medyo mahangin. Pulimim ng konti kaya sila mas gusto nilang gumawa ng gabi. Dahil kahapon, grabe ang init. Sobrang init kagabi, kahapon ang maghapon ngayon, medyo maganda, kulimlim, tapos may hangin pa ngayon. Kaya masarap magtrabaho. Mayroon nagpapala, nagpapanday sila, pinapantay niya yung lupa. Kasi elevated to eh. Maraming mga tambak-tambak. Dahil nung una, meron ditong piggery sa likod na to, nung hindi pa, wala pang bakod yan. Nilagyan ni ng mama ko ng piggery, tapos kaya maraming mga sibisimento rito. Ayan, nilagyan ang kulungan ng baboy. Okay naman, nakabakasyon kami kaya ito naman ang ginawa namin yung project. Yung mga tiles na pinagputulan ito, ayan, nakakalat na. Papatungan na lang siya ng buhangin. Kita niyo yung buhangin na pinapala doon sa likod bakod. Siya ang ilalagay rito. Yan guys, unti-unti na kinakalata ng buhangin. Oh, yan. Unti-unti na siya kinakalata ng buhangin ngayon. Siya ang pali ang pangibabaw para hindi ganong madamo pagkatapos. Kaya hindi maganda na siyang lakaran, hindi yung lubak-lubak. Tsaka maraming mga bato na kausli ngayon. Pag natapos yan, pantay na yan. Pantay na pure na buhangin na yan. Yan guys, oh, kita nyo isang tambak pang buhangin yan. Bali ito ay mga pino na buhangin ito. Tira namin magpalit kami ng tiles sa isa kong apartment sa Calapan. Dahil kasi kaya ako nagpalit. Nagbend yung iba kaya halos napalitan lahat yung aking tiles na sa isa kong apartment doon sa Calapan. Ito ang natira kong buhangin, sayang naman kung iiwan ko doon dahil binili namin ito, napakamahal ng buhangin dito. Mahal ng materialis ngayon kaya ito, pinauwi ko rin para magamit ko rin dito. Kasi marami pa akong ipa-aayos dito. Dami pa yan, may 30 sako pa yan. Isang sako, 30 pesos din isang sako nito. Sayang din yan, kaya ito, inipo ko siya rito sa gilid ng bahay ko. Yan guys, oh, nangunguha sila ng kalamansi. Maraming bunga, kaso nga lang mataas.
Ayan o, si Mrs. Yan. Nangunguha sila ng kalbansi. Matataas, matataas yan eh. Kaya ko, mahirap kunin. Tsaka may mga langgam. Sayang naman kung di kukunin. Mapupuan lang, matutuyo lang yan siya dyan. Matutuyo lang siya dyan. Ito. May dahon na sili, may puno na sili. Sarap dito sa sinola o. Oh. Sinolang manok. Lalo na native. Oh, tignan niyo, abot ko ang buko. Pwede ko siya kunin. Huh? Kalamansi, nilagyan ng bato. Nilagyan ng bato siya. Oh. Para hindi siya matabunan ng buhangin. Yan. Ito rin, oh. Bato. Kita niyo magandang tingnan siya. Puno siya ng kalamansi. Puro kalamansi siya. Yan guys, patuloy pa rin kami nagtatambak ngayon. Oh, napakalaki pa rin ang tambakin namin ngayon. Oh. Yan. At patuloy pa rin ang paghahakot ng buhangin para itambak dito sa likod bahay namin. Ito. Halos na nga lahati na rin. Ito ang mga kasama ko sa pagtatrabaho dito. Yan sila. Kita niyo, medyo malaki-laki na rin ang tambakan dito. Ang ganda ng pagkakatambak ko pa dahil inulan siya. Inulan siya kaya ito. Tap-tap yung naitambak na. At ito nga pala, walang maisipan. Isang puno mangga, nilagyan ng lamesa. Ito. Tapos talagyan pa ng upuan. Iba ang gandang tambayan dito. Gandang tambayan ito, lalo na pag may kaunting merienda, tapos mag-iinom ng konti. Naka-round table pa yan, tapos naka-tiles ang lamesa. Ayan. At ito, inuumpisahan na rin gawin ng upuan. Yan. Siguro mamaya o bukas, baka buo na ito. Makikita ninyo na ang kabuuan itong lamesa. Lamesa na tambayan. Diba? Sarap. Sarap magtambay rito. Kasi dito sa likod, napakahangin ng kwan. Napakagandang pumesto dito ang hangin kaysa sa harap. Sa harap, maingay. Maraming sasakyan dumadaan. Samantalang dito sa likod, hindi ganong maingay. Tsaka isa pa, napakaganda ng hangin dito. Napaka-pesto. Kasi sila, patuloy sila nag-aabot para matapos na rin ito. Siguro, before kami, within this week, tapos na ito. Tapos ito, papantayin na lang siya. Diba kakita nyo nun, ang dami. Pero ngayon, pagtataga, paghahakot ng buhangin, konti na lang. Yan guys, oh. Ito, tapos na lahat ang tambakan dito sa likod bahay namin. Yan, kita nyo naman, oh. Kita na lahat, may mga buhangin na siya. Buhangin na. Pati rito, nilagyan ang pinakadaan ng punta rin sa pinagawa kong kubo. Ano? Lahat buhangin na yan, di na siya magpuputik dito sa likod bahay namin. Dahil puro buhangin na to. Kahit umulan ng malakas, wala, sinisip-sip lang yan. Sinisip-sip lang yan ang buhangin at bahay namin ngayon na malinis dahil natambakan na ng buhangin. At isa pa, ito. Ito yung aking pinagawang pahingahan o rest house. Rest kubo.
rest na upuan. At siguro ito, mamaya, bukas baka mabinyaga na ito. Yan. Pwedeng gawing inuman, pwedeng gawing tulugan, pwedeng gawing kainan. Lalo na pag mainit ang panahon, sarap tumambay rito. Nasa gitna siya ng puno, tapos ito ang pinakalamesa niya. Naka-tiles yan. Yan, naka-tiles yan. Mga tira-tira kong tiles yan ang inalis ko doon sa kusina namin. Yan. Dahil kasi nagkuha na rin yun. Umalsa na rin yung mga tiles na yun, kaya pinapalitan ko. Ito ang aking mga ipinalit. Hindi ba naman, pasok na. Di ba, ganda? Sarap na tambayan, lalong-lalo na pag mainit ang panahon. Napakahangin dito sa likod na to. Alright guys, thank you for watching.